Hello, hello. Good morning po mga katseka. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong umaga, panibagong araw na nang binigay sa atin ni Lord ng panibagong lakas at kalakasan. Ha? Apo. Panang buto. Salamat po sa umagang ito. Tara, samahan nyo akong mag-vlog na naman ng panibagong umaga natin. Para may upload tayo. Tara. Samahan niyo ako. Maghahanda ako ng gulay na min ngayon. Tapos magpapakain pa ako ng mga alaga akong manok. Tara, samahan niyo ako. Tara. Papakain ako ng aking alagang manok sa pato. Ayan, mga alaga akong pato. Nagsilaw. Yan, sila makukulit. Yan, may apat na manok na 45 days saka tatlong pato. Yan lang yung natira dun sa nilimliman nung yung mga inahin, kasi yung mga itlog niya mga nakaraan, mga dinudukot, hindi ko alam kung sino dumudukot eh. Ang daming itlog. Tapos nung mapisa, tatatlo na lang natira. Hindi ko alam kung sino tumitira eh. Tara, samahan niyo at magpapakain ako ng alaga ko. Oh, nalabas pa. Diyan lang, diyan lang. So, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito yan, pero lalakas kumain. Kulang 2 kilo sa 3 araw. Pag pinahalahan mo lang kain, grabe. Yan sila, matatakaw. Yan na natin pagkain, nung mamadali na lumabas. Yan na. Yan na, yan na, yan na. Dito na, oh. Nakakagulo na sila. Tapos, tubig. Yan. Yan sila. Yung mga alaga ko na yan. Alaga ko para may kakatayin tayo sa paglaki ng mga yan. Kasi mahirap. Pag puro bili. Paano kung wala kang pambili? Wala kang kakatayin manok. Kasi wala kang pambili. Kailangan mag-alaga kahit apat na piraso. Importante meron na paglaki may kakatayin tayo. Kaya naisipan ko mag-alaga kahit 4 na piraso. 5 yan, 4 yung nabuhay. Napakita ko pa sa inyo yung naglilimlim kong pato. Yan o. Yan. Siya po ay naglilimlim kong pato. Ano po siya? Alam ko kundol yung pinipitas ng naitanim ko. Nung namunga, gulat ako, pipino pala yun. Tara, samahan nyo at mamimitas tayo ng talbos ng kamote. Yan, mapapakinabangan yung mga tinanim kong talbos ng kamote. Samahan nyo, may tanlad ako. Ayan, ang tanlad. Yan. Buhay na yung tanlad ko. Buhay na. Tara, samahan nyo ako mamitas ng talbos ng kamote. Tsaka magbati, hahalo ko doon sa isda na pinirito. Haba na. Pwede ng pakinabangan. Kailangan habaan mo ng putol para madaling gumulang yung puno, para madaling musbong.
Kasi pag ito natalbusan mo lang, pag maiksi ang putom mo sa isa talbusan kamote, matagal umusbong yung ano, yung dulo na kailangan abaan mo. Laki talaga ng pinapakinabang na may tanim ka rito sa bakuran mo. Kasi kahit anong oras, pwede kang mamitas ng gulay na gusto mong gulayin. Kaya lang, sasama mo talaga ng sipag, diba? Yan ang importante, yung sipag para makinabang ka sa mga tanim mo. Ano, bibilin? Bibilin mo ba ito sa palengke kung meron ka ng tanim dito? Diba? Magkano rin yan? Halagang 10 piso. Eh kung wala kang 10 piso, wala kang gulay. Samantala kung may tanim ka, yan, may gulay ka. Kasi tinanim ko eh. Pag kinabangan na, kaya pwede nang gumulay. Yan ang kaibahan ng ano, kalamangan ng masipag magtanim. Kahit sa mga paso-paso lang, makikinabang ka na. Yan na. Yan, tamo. Oh. Talagang 5 piso o 10 piso na to sa palengke. 10 piso na yan. Oh, may lugbati pa ako. Yan, lugbati. Haluan ko ng lugbati. Yan, oh. Yan, putol na tayo. Ah, diba, taba, oh. Taba niya. Taba ng lugbati ko. Lipat ulit tayo. Ayan ang mga tanim kong petsay. Ayan yung bago kong binhi petsay. Tumubo na. Ayan na. Tumubo na yung mga bago kong tanim na petsay. Ayan na. Ayan na yung mga bago kong tanim. May panlipat na ako. Ay, panlipat na ako sa petsay. Papaya ko, maraming bunga niyan. Hinihintay ko lang mahinugan bago ko galawang anihin. Yan ang kaibahan na may tanim ka dito sa bakuran mo. Aani ka ng gusto mo. Diba? Tama na yan. Dami na yan. Pambaon lang naman. Yan, oh, kita mo, mga nasa paso lang yan. Yan. Mga nasa paso lang yung ano namin na yan. Yan, okra ko. May dalawang puno ako ng okra. Tapos yun, may bunga. Mahaba bunga niya. Medyo magulang na yun. Kukuha na ako ng buto yan. Bibinian ko. Tapos, meron pa siyang dito. Yan. Maliliit na mga okra. Oh, may sitaw pa ako. Langanin pa eh. May sipa. Abahin ko muna bago pitasin. Yung saluyot ko. Oh. Hindi nakabuwelo yung saluyot ko. Namatay. Yung una kong tanim na saluyot. Ganun din. Namatay rin. Yan po. Ano ko yan? Mga lugbati. Oh. Yan. Nasa bote-bote. Mga lugbati ko nasa bote. Ayun kung mahinog yung mapaya ko, maraming bunga yan, oh. Yan. Nahinugan ko lang yan bago ko ano yan. Ayan, tama, dami na. Oh. Sahugan ko lang to ng ano, piniritong isda. Baon.
Tara, samahan niyo ako, samahan niyo ako. Himay-himay na natin siya, mga katseka. Para may ano tayo. Sige, babay-babay ulit. Bantahan ako na lang ulit kayo mamaya-maya. Oh, good morning ulit, mga katseka. Ito, himayin ko na yung gulay ko para may pambaon. Pataba ng lugbati ko. Para may baon. Makakalibre na naman ako ng baon ito. Laking tipid nito para sa akin. Kasi 25 pesos ang isang order ng gulay sa labas. 25 pesos, pirmi mo yun. Kung wala kang 25 pesos, wala kang gulay. Ito, nakalibre na naman ako ng gulay. Yan ang lamang talaga ng may tinanim ka dyan sa bakuran mo. Ito ng oras, pag may pwede nang anihin, makakaani ka na. Patabanan daw ng lugbati ko. Tapos sumama ko na isang sito, nakalimutan ko lang bumili ng talong eh. Dapat makabili ako ng talong para nadagdagan yung gulay. Talong na lang hinahanapan ko ng buto para makapagtanim din ako ng talong yun. Sunod na taon, maghahandaan ko yung mga lalagayan ng ano, ng talong para makapagtanim naman ako ng talong. May binhin na ako ng sitaw dyan, nakakuha na ako. Ito. Isang piraso. Haba, no? Pero okay na yan. Nakakuha na ako ng binhin ito. Yung malunggay ko dyan, wala nang daon yung malunggay ko eh. Na ano sa init. Hindi kinaya yung init, kaya walang daon. Sama ako sana ng malunggay. Ang kamote tayo. Ayan, na pakinabangan ko na yung talbos ng kamote ko. Talagang malaki pakinabang na may mga tanim ka dyan sa bakuran. Pansaw, ano, isda pinirito ang hinimay ko, tsaka ito na yung mga Ricardo ko, ipang ano ko, ipang sasawag ko. Naabangan ng pusa yung ano ko, yung pansawag eh, unahan pa ako ha. Unahan pa ako ng pusa. Loko yung mga alaga ko na to, pinakain na eh. Uunahan pa ako dun sa pansahog ko ha. Loko to ha. Busy ako sa ano ko eh. Gusto tirahin yung ano ko ha. Baon ulam ha. Uunahan pa ako sa baon kong ulam. Loko ha. Dami rin eh. Kati lang tangkay lang ng talbos ng kamote. Naipon, marami siya, marami. Kalibre na naman si Cheka eh. Nakalibre na naman si Cheka ng ano, pamba, ng ano, dalawang order. Laking tipid talaga. Nakatipid na naman si Cheka. Nakatipid ng baong ulam. Talaga kailangan magtipid eh kasi may estudyante pa ako. Kailangan magtipid. Yan. Importante kasi may sabaw. Sinasabi ko eh. Busy ako dito, sinasamantala nyo ah. Ulit ang mga alaga ko. Sinitira na yung ano ko.
Nitira na yung lulutuin ko. Unahan pa ako. Binigay ko na lang sa kanila yung mga ulo eh. Yan, ay itong gulay. Sasahog ko na ang ating bisado. Mandalian na to. Ayan. Himay-himay na isda ang ating sahog sa aking gulay. Iwasan ko na. Press na press ang aking gulay. Okay, tatambog na natin. Bawan ng dalawang basong tubig. Uy, nisabaw na ako. Libre na naman akong bang ulam. Atipid naman. Atipid sa ulam. Okay, sariwang gulay. Yan. Atipid na naman si Cheka ng ulam. Panatin para madaling maluto. Oh, babay na mga ka-checka. Maghahanda pa ako ng baon ko para pumasok na. Oh, mga alas 6 na. Oh, babay na. Hanggang dito na lang ako mga ka-checka. Babay.